Hindi po natin pwedeng sabihin na hindi natin kaya. Kinakaya po natin. We are mastering the much needed courage, determination, and patriotism of our Coast Guard personnel in the area. The reason why we are facing even the biggest among the ships of China Coast Guard, direct China natin. So kaya po nandito kami ay nanghihingi kami ng suporta sa pagpupulungan ito para matulungan ng Coast Guard to improve our capability. Yun, magandang araw sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay September 13, 2023 at napanood naman po natin kanina sa ating live streaming. Ito pong si Senator Robin Padilla, pinagpipilitan ng kanyang kagustuhan. Yung kanyang kaalaman kasi gusto niya i-impose doon po sa kanyang mga kaharap na eksperto. Pero alam naman natin kung ano ang nangyari mga tol. Medyo nagmukhang eng-eng po doon si Senator Robin Padilla. Kaya naman sana Senator Robin Padilla, bago po kayo bumatikos sa ating Philippine Coast Guard dahil po doon sa nakita ninyong presensya ng Estados Unidos na sasakyang pampahimpapawid, makinig muna kayo sa mga eksperto. Tinuruan po nitong si Professor Batong Bakal, itong si Senator Robin Padilla, na ang presensya po ng Estados Unidos doon ay hindi po paglabag sa anumang batas. Anyway, pag-uusapan po natin yan at muli nating panonoorin yung nakakatawang mga katanungan itong si Senator Robin Padilla sa Senado kahapon. Alam nyo mga tol, dito sa video na ito, makikita po natin kung anong klaseng senador ito pong aking ibinoto at nagkamali ako na si Senator Robin Padilla. Panoorin po natin ang kanyang mga katanungan at reaksyonan po natin ito mga tol. At mamaya yung balita kung paano po siya sinoplak ni Professor Batong Bakal sa kanyang katanungan na parang hindi daw kaya ng ating Armed Forces, Philippine Coast Guard, kung wala ang presensya ng Estados Unidos. Maka-China kaya itong si Senator Robin Padilla? Kayo po na lang ang humusga. Panoorin natin mga tol. Kasi po nung huli, tayo po ay nakapag-deliver ng supply sa ating mga kababayan na sundalo doon sa BRP Sierra Madre. At bagamat nandun pa rin po yung mga dayuhan na paikot-ikot doon, paharang-harang, pero nakita po ang presence ng US Navy ng kanilang aeroplano. Totoo po ba ito? Sabi nung isang manonood, top one, dilawan ka na talaga. Ay nako, hindi usapin ito ng politika. Usapin ito ng tunay na pagiging tunay na Pilipino. Ang ipinaglalaban natin dito, ang soberanya ng bansa. Dapat walang kulay dito. Dapat nagkakaisa tayo na magkampi-kampi laban dito sa mapang-api na China. Nandun po ba talaga ang US Navy? Palipad-lipad doon. Tingnan natin ha. Yes sir, we acknowledge presence dito, ng mga tol, Poseidon aircraft during the first and the second RORE. I think it's coordinated sir sa AFP under the framework ng MDBSEB yun sir. Okay, Chairman, may tanong ko lang po kasi US Navy, Armed Forces na po nila ito, di ba? Ng Amerika. Yung ating po, yung gamit ng dayuhan ay Coast Guard. Wala po ba tayong nababiolate doon na ang Coast Guard po kasi parang civilian din naman yan in nature. Tapos tayo, meron na tayong, ina-accept po natin na meron na tayong armed forces doon na, ng US at Philippine Armed Forces na nandun doon sa paligid. Sir, yung activity po ng Chinese Coast Guard doon, yun po yung illegal. Yung pong presence ng US military. Yun ang dapat mong makita, Senator Robin Padilla. Hindi ba nakakahiya sa iyo yung sinabi nitong resource person? Yung presensya ng China Coast Guard doon ang illegal, hindi yung naging aksyon ng Philippine Coast Guard. Ay nako. Tsaka ng Coast Guard and Philippine military doon sa exclusive economic zone natin is within our right po. Meron po tayong MDT. Wala pong question doon, Chairman. Wala pong question doon kung sino yung illegal doon. Ano ang sinasabi po natin sa Act of War? Wala naman. Hindi po ba yon parang tayo eh... Wala question, pero ikaw pinagpipilitan mo ngayon yung presensya ng Estados Unidos illegal.
Mamaya, mababara ka ni Professor Batong Bakal, mga tol. Mayroong balita na may kaugnayan. Doon na naman sa Senado nangyari yun. Ano? Yung pagsagot ni Professor Batong Bakal at pinaliwanag niya na wala pong masama at illegal sa ginawa po doon ng Estados Unidos. Ngunit, ang pinalalabas itong si Senator Robin Padilla, illegal eh. Halimbawa, ang tinapat sa atin ay civilian lang. Ang tinapat natin ay armed forces na. Hindi ba po yun parang one step forward tayo? Mr. Chair, hindi naman po, sir. Kasi yung meron naman pong klarong definition ng act of war. At saka titignan natin, sir, yung Chinese... Ano po ba yung klaro sa inyong act of war? Pwede ba paliwanag po sa amin? O, nagtanong si Senator Robin Padilla, ano po ba yung sinasabi ninyong klarong definisyon? Nagsalita itong resource person mamaya dyan. Nag-cite siya ng article sa United Nations Convention. Pero ayaw naman paniwalaan ni Senator Robin Padilla. Bakit ka pa nagtatanong kung yung gusto mo naman pala ang gusto mong mangyari? Arm attack po yung ano as defined po ng Article 51 po ng United Nations. Klaro po. Di ba civilian ho yun? Civilian ng Coast Guard. Sa maaligid-aligid yung sa organization po ng PLA Navy. Yung Coast Guard po is under po ng ano ng PLA po yun. Pati sinasabi na sa iyo, Senator Robin Padilla, hindi civilian ang Coast Guard ng China. At ganun din naman dito sa Pilipinas. Bakit ayaw mong paniwalaan? Gusto kasing palabasin itong si Senator Robin Padilla, mga tol. Mali ang ginagawa ng ating kasundaluhan sa kasalukuyan. Ano ang dahilan? Natatamaan ang ego ng mga China? Ibig sabihin ba niya, Senator Robin Padilla, panig ka sa China? Buti pa ang Senate President willing na tumulong sa ating Philippine Coast Guard. Handang taasan ang budget nila. Eto si Senator Robin Padilla, dinidikdik mo pa eh. Yung ating Philippine Coast Guard sa harapan ng publiko, akala mo naman kakampi sa'yo ang sambayan ng Pilipino. Kanina doon sa live streaming namin, galit na galit sa'yo ang taong bayan. Halos lahat ng nanonood doon kanina, hindi mga magagandang salita ang binitawan laban sa'yo, Senator Robin Padilla. Ibig sabihin lamang, ayaw nila dito sa mga katanungan na ibinato mo sa ating sa mga resource person ninyo diyan kahapon. Po yung mga Chinese militia vessel. So technically speaking po, hindi po civilian yung nature ng Chinese Coast Guard na nandoon. So, sa international law, ang Coast Guard ay civilian in nature, sir. Pero acknowledge po ng lahat na under sila po sa organization. Huwag natin ibahin ang international law, sir. Ang Coast Guard ay civilian in nature. Police ka lang yan. Hindi iniiba, Senator Robin Padilla. Ang tanong, nabasa mo ba? Itong mga kaharap mo, definitely nabasa nila yan eh. Trabaho nila yan eh. Pulis ng karagatan. Yung sa atin po yun. Pero yung sa kalila ho, hindi yung pulis karagatan. Coast Guard, sinasabi po ba natin, sir, na ang Coast Guard ng China ay hindi civilian in nature? Sir, nandun po sa mga findings sa mga international law expert, including kung titignan natin yung organization ng People's Liberation Army Navy. Sir, Army Navy po ang sinasabi nyo, Chairman. Ang sinasabi ko po, Coast Guard. Pinapaliwanag mo na nga sa iyo, Senator Robin Padilla, Philippine Liberation Army Navy ng China Coast Guard, ay ng China, ay nakapailalim ang China Coast Guard as a uniformed service. Ano? Pero ayaw niyang paniwalaan eh. Ano? Po sa kanila yung ano, Coast Guard, yung milisya. Ay, tama po ito, under ninyo itong armed force. Hindi po. Civilian in nature. Sir, binibigyan nyo ng ibang ibig sabihin ng Coast Guard. So, ibig nyo sabihin ng Coast Guard, iba ang definition ng China. Opo. Awa. Talaga lang ha. Papa. Rato kayo nagtataas ng kamay, sir. Chairman, nagtataas ng kamay. You have anything to say, Admiral Abu? Yeah, Mr. Chair, being the representative of the Coast Guard, I think I need to pitch in something in the discussion about the Coast Guard. In our country, the Coast Guard is well under the Department of DOTR Transportation, but we are claiming to be the third and uniform armed service of our country. The Coast Guard of China is under the Chinese Military Commission. The Coast Guard of the U.S. is under the Department of Homeland Security of the United States. So this is almost similar to what the military is doing.
And Chairman, Chairman, maputol ko lang po kayo. Opo. Hindi natin pinag-uusapan yung definition ng country. Definition ng country natin, definition ng country ng China, definition ng international law kung ano ang Coast Guard. Okay, kung ano ang tinatanggap ng international law sa Coast Guard. Kapili ang sinasabi niyo po ba parang ako ang nanliliit sa litanya ng mga pagtatanong dito nitong si Senator Robin Padilla. Makikita niyo po talaga na merong senador ngayon sa Senado na ito na lang sasabihin ko, nagkamali ako sa pagboto. Admiral, hindi pa po dapat na kayo ang dapat nagpapatrol doon? Para po nyo bang inaamin na hindi nyo kayang pangalagaan ang ating dagat at kailangan natin ng US Navy? Ang masaklap na katotohanan dito, instead na maging grateful ka, Senator Robin Padilla, sa ating Philippine Coast Guard, eh parang sinisisi mo pa ito dahil merong presensya doon ng Estados Unidos aircraft. Wag ganyan, Senator Robin Padilla! Ipagpasalamat mo, mayroong mga buwis buhay na ginagawa ito pong ating kasundaluhan, ang ating armed forces, ang ating Philippine Coast Guard para lamang mapanatili ang soberanya po natin diyan sa West Philippine Sea. Tapos, here you comes, tatanungin mo sila na parang may pang-aalipusta pa na kapag wala ang Estados Unidos ay hindi kaya ng ating Coast Guard. E ano ngayon ang sinabi sa iyo tuloy diyan nung kaharap mo? Sa kanilang kagalingan at katapangan, kaya napagtagumpayan nila ang resupply mission na yun. Sir, sagutin niyo po. Para, simple lang naman po yung tanong ko. Pinapasagot mo, pero pag hindi yung gusto mong sagot ang marinig mo, ayaw mo, puputulin mo, tapos ayaw mong maniwala. Chairman, inaamin po ba natin na hindi natin kaya? Kailangan natin ng US Navy doon, paikot-ikot. The reason why we are asking for the support of the national government in modernizing the Coast Guard because the Coast Guard right now is entrusted with the national government in handling the issue in West Philippine Sea. Hindi po natin pwedeng sabihin na hindi natin kaya. Kinakaya po natin. We are mastering the much needed courage, determination, and patriotism of our Coast Guard personnel in the area. The reason why we are facing even the biggest among the ships of China Coast Guard, direct China natin. So kaya po nandito kami ay nanghihingi kami ng suporta sa pagkapulungan ito para matulungan ng Coast Guard to improve our capability. Now in terms of, may I add Mr. Chair, in terms of the definition of the Coast Guard based on international law, there is no exact and precise definition that the Coast Guard is not, is a civilian. Napakinggan mo, Senator Robin Padilla, bakit mo ngayon ipinagpipilitan na meron kang definisyon ayon sa international law? Yan na, expert yan. Hindi magiging admiral yan kung hindi niya nabasa ang mga dapat niyang napag-aralan. Kaya kinig-kinig din, Senator Robin Padilla. Huwag masyadong pro-China. Pilipino po kayo, Senator Robin Padilla. Ang boss niyo, hindi si dating Pangulong Rodrigo Duterte dapat. Dapat ang boss niyo, ang sambayan ng Pilipino. It depends on how a country, the administration attaches through legislation the Coast Guard of its particular country. So wala pong exact definition sa international law na tayo ay civilian. That's all, Mr. Chair. Chairman, huwag natin masyadong kasi mahirap yan. Dina-justify natin sa buong mundo may Coast Guard. Hindi nga dina-justify. Pinaliwanag na nga sa'yo, Senator Robin Padilla. Walang exact definition ang international law sa Coast Guard. Kaya nakadepende na ito ngayon sa bawat bansa na merong Coast Guard, kung ano ang nature nito sa kanilang mga bansa. At alam naman natin dito sa Pilipinas, ang ating Philippine Coast Guard is not a civilian entity. It is a uniform branch of service. And ganun din ang China. Ang kanilang China Coast Guard under yan ng yung Navy. Nakapailalim sa istruktura ng Navy ng China, ito pong China Coast Guard. At sila ay uniform service din. Senator Robin Padilla, yun, naalala ko na People Liberation Navy ng China, nakapailalim po dyan
ang China Coast Guard. Okay? Sila ang nagpupulis ng dagat. Ang armed forces, andyan yan pag-gera na. Huwag natin ibahin eh, kasi ano na tayo eh. Anong ang armed forces, nandyan na pag-gera na? Kahit walang gera, nandyan ang armed forces. Senator Robin Padilla, ang purpose kung bakit mayroong armed forces ay para i-secure ang ating bansa against international threat at domestic threat. Hindi kinakailangan ng gera para magkaroon lamang ng presensya ng armed forces. Dapat at all times, walang gera o may gera, merong armed forces. Senator Robin Padilla. Hirap naman natin na ano eh, para naman tayong ano yan eh. Hindi naman kayo ang re-respond. Nangyari na po yan sa Scarborough Show sa panahon ng administrasyon dati. Alam naman po natin yung nangyari dyan. Kasi tatuloy natin. Yung kasi ang problema, Senator Robin Padilla, ipinagpipilitan mo ang nakaraang administrasyon. Eh alam naman natin kung ano ang nangyari sa nakaraang administrasyon, di ba? Lintik ang pagkiling nito sa China. Kaya nga, nagkaganyan-ganyan tayo dyan sa West Philippine Sea. To the extent na sinabi pa na wag patrola ng Philippine Navy ang West Philippine Sea. Oh, tapos sasabihin mo pa mamaya, Senator Robin Padilla, nagawa mong pumunta doon nang wala namang panggugulo ng China. Eh, huwag mo na kaming bulahin, Senator Robin Padilla. Tao ka ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, di ba? Sabi mo nga, boss mo siya. Hindi ang taong bayan. Sa tingin mo, gagalawin ka ng China? Kung alam nila na ikaw ay pupunta doon, hindi. Nung naglabas kayo ng gray ship, naglabas na rin ng gray ship ang China, kaya nga nagkaroon ng stand-off dyan eh. Matuto din po tayo sa nangyari. Hindi naman po, ano to, pambihira naman mga kapatid ko. Sila pa naging pambihira. Ang sinasabi ko lamang po, at gusto ko lang malinawan ng lahat, inaamin ba natin na kailangan na natin ng Amerikano dyan? Yun lang naman po. Simple lang. Yun po ba? Andun na po ba tayo? One step na po ba tayo forward, mga kapatid? Mga kasama namin sa armed services. Yun po ba? Talaga po bang eto na tayo? Nandito na tayo? Kasama na natin sila. Nandyan na sila. Siguro gustong tukuyin ni Senator Robin na Yusek Madriaga. Kasi maging successful yung resupply mission natin sa BRP Sierra Madre just a few days ago. Dahil merong US aircraft na nag-orbit dun sa West Philippine Sea. Is that the main cause? Bakit naging successful yung resupply mission natin? Dahil meron presence ng aircraft ng Amerika? Kasi kung wala, ang siguro ang gustong tanongin ni Senator Robin, kung wala ba yung presence na US aircraft doon, hindi magiging successful yung resupply mission natin sa BRP Sierra Madre. Thank you, Mr. Chair. Hindi po. Ang naging successful po yung RORE natin is dahil sa katapangan at galing ng ating mga Coast Guard at Philippine Navy personnel na at saka yung mga civilian personnel. Imbis na ma-appreciate ninyo ang kagalingan at katapangan ng ating uniformed personnel at saka yung pagsama ng mainstream media sa buwis buhay na resupply mission, heto itong si Senator Robin Padilla at sinisisi pa dahil mayroong presensya ng Estados Unidos aircraft doon. Ang tanong, illegal ba yung nakita na yon na sasakyang panghimpapawid ng Estados Unidos? Panoorin natin ngayon kung ano ang sinasabi po ng eksperto, mga tol. Nilinaw ni Maritime Affairs expert Professor J. Batongbakal na walang nilabag ang United States aircraft sa isinigawang resupply. Napakinggan mo yan, Senator Robin Padilla, kahapon, sigurado dahil kayo ang nagtatanong dyan at sumagot si Professor Batongbakal eh. Walang nilabag ito pong Philippine Coast Guard at ang Estados Unidos sa presensya nga ng kanilang aircraft dyan sa West Philippine Sea nung nag-resupply mission ang ating Philippine Coast Guard. Mission ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard sa Ayungin Siola, hindi anya direktang involve ang eroplano ng US Navy at nagmamasid lamang mula sa himpapawidan. Pakinggan po natin ang pahayag ni Professor J. Batongbakal, ang Executive Director ng University of the Philippines Institute for Maritime Affairs. Senator Robin Padilla, expert na yung nagsasalita. Ang expertise niyan, Maritime Affairs. Hindi ito yung katulad ni SAS na self-proclaimed expert.
and Law of the Sea. Mayroon pong pinong navigation ng overflight support dun sa paligid ng Ayun Shoal. So yun pong US military aircraft na nandun, kahit ba may operation o wala, wala pong nababailate na international. Kahit may operation o wala, walang nababiolate yung presensya ng Estados Unidos aircraft doon, Senator Robin Padilla. Sa paglipad niya doon, at pag masib, pagpanood doon sa mga nangyari doon. Narinig nyo mga tol, ha? Narinig nyo, ha? Walang nilabag, Senator Robin Padilla. Ngayon, tapusin po natin yung pinanonood natin kanina. Nandun sa unay sa May na ano. Yung presensya po ng Amerikano doon is tulong lang po yun sa maritime domain awareness at parang merong maritime domain awareness, tulong lamang at walang nilalabag ang Estados Unidos dahil freedom of navigation eh. Ine-exercise lang nila yon doon po sa international waters. Ano? Kaya naman kung ipagpipilitan mo Senator Robin Padilla na mali dahil may presensya ng Estados Unidos, nakikita tuloy ng sambayan ng Pilipino ngayon kung ano ang kulay mo. Ang kulay mo, hindi pabor para sa Philippine Coast Guard, kung hindi pabor para sa China Coast Guard. Pero ang paninindigan kasi nitong si Senator Robin Padilla, mga tol, eh baka daw mauwi sa gyera. Hindi mangyayari yun, Senator Robin Padilla. Ako, mga tol, ha, to be honest with you, takot ako sa gyera. Nakakatakot, hindi dahil takot ako mamatay, nakakatakot dahil maaaring mapahamak ang pamilya natin pag nagkagyera at hindi natin nanaisin ang gyera. Pero hindi ako naniniwalang magkakagyera dahil lamang sa mga nangyayari dyan sa West Philippine Sea. Ikokonsidera ng China ang kanilang bumabagsak na ekonomiya sa kasalukuyan. Ikokonsidera nila na sa bawat bansa, particular sa Estados Unidos, marami ding mga Chinese businessman, ang interest ay napakataas. Kapag kaginera nila ang Estados Unidos, vice versa, di nakagulo, bagsakan lahat yung mga negosyo, mapapahamak yung nationals ng bawat bansa. Hindi mauwi yan sa gyera, masyado lamang kayong mga fear-mongering individual eh. Masyado ninyong tinatakot ang publiko na kapag kaganito ang naging aksyon ng ating gobyerno, igagirahin na tayo ng China. Or vice versa, gigirahin na natin ng China. Huwag ganoon. No, ipakita natin na kahit paano, kaya nating mag-muscle up dito sa harapan ng China. Tingnan nyo, historically speaking, ang Indonesia at ang Malaysia, di ba binubuli-buli yan dati ng Estados Unidos, China? Pumalag sila. Ano ang ginawa ng China? Nag-back off ang China kasi alam nila na hindi sila makikipag-gera. Na hindi nila kayang yung magiging cost ng China, gera, hindi kakayanin ng China. At ngayon, porkit nagpapakita tayo ng katatagan dyan sa West Philippine Sea, sa tulong na rin ng ating mga kaalyadong bansa, itatakot ninyo ito sa ating mga kababayang Pilipino na magkakagera, Senator Robin Padilla. Yun ang gusto nyong palabasin dito eh. Tapusin natin yung video, mga tol. May eye in the sky na nanunood ng buong pangyayari. Did we request the presence of the US aircraft there? May coordination po sa AFP but kahit wala yung tayo bang humingi ng tulong o sila nag-volunteer? Coordination at pwede pong tawagin si J3 pero pwede pong sagutin po. Sir, wala po tayong inaamin at hindi po tayo aamin na hindi natin kaya yung trabaho. Medyo kami Amerikano o sinong ibang bansa po, kaya po ng Philippine Navy, kaya ng Philippine Coast Guard po yan. Hindi po tayo susuko dyan. Senator Robin Padilla, kahit walang presensya dyan ng Estados Unidos, kaya ng Pilipino. Pero walang masama kung merong isang Estados Unidos na willing tumulong. Kaalyado natin sila eh. Saka yung pagtulong na ginawa ng Estados Unidos, hindi para makialam doon sa resupply mission, kung hindi tingnan lamang kung ano yung nangyayari sa karagatan. Maganda nga yun eh. At least merong presensya ng isang bansa kung saan in the event na magkaroon ng problema, kitang-kita nila kung paano sila tutulong sa atin.
dapat ma-appreciate mo yun, Senator Robin Padilla eh. Pero ito ka, pilit mong ginagawang mali yung isang bagay na hindi naman mali. Ulitin natin mga tol ha, ulitin natin itong balita na ito. Baka hindi naintindihan ito ni Senator Robin Padilla eh. Nilinaw ni Maritime Affairs expert Professor Jay Batongbacal na walang nilabag ang United States aircraft sa isinigawang resupply mission ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard sa Ayungin Siola. Hindi anya direktang involve ang eroplano ng US Navy at nagmamasid lamang mula sa Himpapawida. Pakinggan po natin ang pahayag ni Professor Jay Batongbacal, ang Executive Director ng University of the Philippines Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea. Mayroon pong pinang navigation ng overflight support dun sa paligid ng Ayun Show. So yun pong US military aircraft na nandun, kahit ba may operation na wala, wala pong nababiolate na international law. Yun, Senator Robin Padilla, malinaw naman siguro yan. Walang nababiolate na international law. Merong mang operation o wala. Kasi merang freedom of navigation sa paligid ng Ayungin Shoal. Ibig sabihin, kahit sinong bansa, pwedeng magmasid doon. Tapos palalabasin mo dito sa hearing na ito, Senator Robin Padilla, na yung presensya ng Estados Unidos maaaring mag-trigger ng gera. Kasi paano na lamang daw, ayon dito kay Senator Robin Padilla, kung nagpadala rin ang Chinese government ng eroplano, eh okay lang. Kung nagpadala doon ang Chinese government ng eroplano, wala rin mali doon kasi merong freedom of navigation, Senator Robin Padilla. Tuloy natin ito mga tol. Amerikano o wala, hindi po tayo aamin na hindi natin po kaya. Kakayanin po natin kahit ano po yung gamit natin. Yan lang po yung gusto namin i-manifest dito sa... Chairman, patutunayan ko po yun. Dahil ako, hindi naman ako Coast Guard. Hindi din naman ako, civilian lang ako. Pero nakapagdala ako ng supply doon sa iyo. Yan ang pinagmamalaki mo, Senator Robin Padilla. Babalik lang tayo sa sitwasyon noong 2016 hanggang 2022. Sino ka ba, Senator Robin Padilla, that time? Ikaw ay diehard supporter ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sino ba si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Ang Pangulo ng Pilipinas na kumatig sa China. Sa tingin mo, Senator Robin Padilla, bilang tao ni Duterte, kakantiin ka ng China? Di ba hindi? Sa tingin mo ba, Senator Robin Padilla, yung pagpunta mo doon, mapapaniwala mo kami na ito ay hindi alam ng China? At kung nalaman man, gagalawin ka nila? Hindi. Hindi ka nila gagalawin. Kasi bakit? Kaibigan ng China eh. Ang Pangulo ng Pilipinas at ang Pangulo ng Pilipinas that time, tao ka. No other than ikaw mismo nagsabi, boss mo. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senator Robin Padilla. Bakit ka gagalawin ngayon ng China? Opo, eh yun lamang po. Kailangan lang po natin linawin talaga kung bakit may Amerikano doon. Yun lang po ang gusto kong linawin talaga. Nilinaw na nga sa inyo eh. Pero ayaw niyo kasing paniwalaan eh. Diba? Nilinaw na nga nitong profesor eh. Ayaw ninyong paniwalaan yung sinasabi ng mga kaharap ninyong eksperto sa hearing. Para saan pa nag-hearing kayo? Tapos hindi nyo naman paniniwalaan ang sinasabi ng mga eksperto sa harapan ninyo. So, dito makikita lang natin mga tol, kung anong senador meron po tayo sa kasalukuyan. Binoto ko si Senator Robin Padilla. At sasabihin ko ito, nagkamali ako sa pagboto kay Senator Robin Padilla. Yun pala ang dapat natin ikonsidera sa susunod na halalan. Huwag tayong basta-basta bumoto dahil ito ay miyembro lamang ng isang grupo. Ano? Masyado kasi ako naging diehard sa Uniteam that time eh. Pag sinabing Uniteam, wala nang sabi-sabi. Miyembro ka ng Uniteam, iboboto kita. Pero mali po, natutunan po ako doon sa pangyayari na yan. Kahit miyembro siguro ng partido ng ating Pangulong Bongbong Marcos, susuriin ko kung capable ba sa Senado o hindi.